Hi guys! Welcome back to my channel, Bicolana Vlogs. By the way, andito po ako para mag-Q&A naman guys. Di bali, bago ako mag-Q&A regarding dito sa ano, abangan nyo yung mga tanong. Di bali, intense yung mga tanong sa akin guys. Galing yun sa mga friend natin sa Facebook. Ayan guys. Lalo na dun sa mga ano, sa Huawei Tech Hub. Ayun, yung sa group na yun. Di bali, hi guys! Nandito ako para mag-Q&A. And then, bago yan, mag-shoutout muna po pala ako. By the way, shoutout kay Sir Alejandro Bitara Jr. Di bali, meron siyang vlog. Punta na lang kayo sa YouTube channel niya. And then, shoutout din sa friend ko, si Brian Mariano. And Buboy Gago TV. Di bali, yun yung sa pinsan ko, guys. Punta kayo dyan kung gusto niyo mag-lap trip. Dito ko para per Q&A. Yung mga tanong na to is kinuha ko dun sa mga friends sa Facebook na nagtatanong kung bakit daw yun yung content ko. Pero bago yan guys, thank you muna pala sa mga nag-subscribe sa YouTube channel ko. Hope hindi kayo magsawa na panoorin yung YouTube ko. Hope yung mga hindi pa nag-subscribe, sana mag-subscribe na po kayo para at least yung may mga katanungan regarding sa unit is masasagot ng mga video na ginawa ko sa YouTube. Yan guys, pasensya niyo na is may background na batang kulit. Andito kasi kami sa bahay namin yun. Yun guys. Di bali, una, magsisimula na ako sa Q&A. Ayan. May nagpapatanong kasi nito sa akin. Bakit ka nag-vlog? Unang-una, bakit nga ba ako nag-vlog? Di bali, unang-una is, ako kasi yung tao na mahilig mag-share ng nalalaman ko kaya ako nag-vlog. Di bali, hindi lang naman for own purpose, pero nag-vlog ako para makatulong din sa mga customer ko sa Huawei, customer ko, tapos yung mga nalalaman ko sa about sa tindahan is ma-share ko din sa mga tao hindi pa alam yung mga technique or hindi pa alam yung mga pamamaraan kung paano pag-download ng application, pag-install ng mga apps na sa app gallery, yun, mga technique, ayun, di bali. And then, nagbibigay din ako ng mga promos para sa mga naghahanap ng cellphone yun, guys. Di bali, number two, bakit pinili mong maging topic ang Huawei at ang tindahan? Unang-una, guys, ako kasi is promoter ni Huawei, kaya naisip ko is sa halip na ibang itopic ko, mas maganda is itopic ko na rin yun para nashishare ko din yung nalalaman ko about sa unit na Huawei. Yun nga, sabi ko, dati sana ang balak ko nito is para lang sa tutorial ng mga customer. Dati kasi is nag-quarantine, yung mga customer ko is hirap talaga silang pumunta ng store kasi limited lang yung ano. Kaya sabi ko sa kanila, ma'am, kako, imbis na pupunta ka na dito sa amin, panoorin mo na lang yung YouTube ko para at least, yung channel ko, para at least makita mo kung ano man mga katanungan mo, pwede ka mag-comment doon para at least magawan natin ng tutorial para sa susunod na ano, hindi mo na kailangan lumabas-labas pa ng bahay. Doon ako guys nagsimula. Yun yung gusto ko is yung makatulong ako sa mga customer ko, especially dun sa mga nagtatanong. Yun, para hindi sila mahirapan. Number 3. Paano kung maubusan ka ng topic? Ito tanong to ni Boboy Gago TV. Di bali guys, Boboy Gago TV. Yung pinsan ko nagtatanong, bakit, paano kung maubusan ako ng topic? Kasi nag-YouTube din siya. Di bali, guys, Boboy, di bali, itong topic is hindi ako mawawala ng topic. Kasi unang-una, si Huawei is hindi tumitigil na mag-reproduce ng product. Yun nga guys, hindi ako mawawala ng topic hanggat merong nire-reproduce or ginagawa si Huawei na bagong technology regarding sa mga bagong product ni Huawei is hindi po ako mawawala ng topic. And then hanggang andun ako kay Huawei, for sure, hindi ako titigil na i-share sa inyo yung mga promos, mga latest product ni Huawei. And then kung halimbawa naman sa tindahan is kung may mga bagong pamamaraan para mapalago ang negosyo
parang sari-sari store, i-share ko din yun sa mga nanonood na mga kasari natin sa tindahan. And then, kung mga gusto mag-put at may business, mga tips naman yung ibibigay ko sa kanila para mas lalong mapalago yung negosyo or yung tindahan. Di bali, number 4, ano ang nagustuhan mo sa Huawei? Yun yung mga nagtatanong sa akin, mga promoter, anong nagustuhan ko sa Huawei? Unang-una kasi si Huawei is, when it comes to technology, advanced yung ng Huawei. Tsaka kagandahan kasi ng Huawei is hindi lang yung tinuruan ka lang niya kung ano lang yung sasabihin mo sa customer. Dinidevelop din sa Huawei yung knowledge mo para mas lalo kang mag-grow bilang isang tao. Tsaka kagandahan din kasi kay Huawei is Huawei company, lalo na sa mga boss namin, is meron silang puso regarding sa ano sa mga ano nila, mga empleyado ni mababait yung boss. Maganda din sa Huawei when it comes to quality, durability, pagdating din sa signal, maganda si Huawei. Wala akong masyadong nagiging problema kay Huawei. Tsaka kagandahan din kasi sa Huawei na unit is last year, konti lang ang nagpapawaranty sa akin. Hindi nga siya aabot ng 5 sa loob ng 1 year. Mile, madami nag-a-avail ng Huawei. Di bali, sa amin kasi is the more makikita mo kasi yung isang unit kung maganda ang quality, kung may mga nga nagbabalik para magpa-warranty. Di bali, si Huawei is wala akong naging problema pagdating sa warranty. Yun guys, bukod sa mabilis na tawag yan, pag inayos nila is talagang ayos. And then kagandahan, lesser lang yung nagpapaayos. Yun yung kagandahan na nagustuhan ko sa Huawei. Pati yung sa company namin. Ayan. And then, number five pala. Ano ang meron si Huawei na wala sa ibang brand? Ano ang meron si Huawei? Di bali, si Huawei kasi is merong sariling downloadan ng application. App gallery. Si Huawei lang din ang merong chipset na Kirin ang gamit. Di bali, yung Kirin is design siya para sa mga Huawei. Maganda siya kasi meron siyang small core and big core. Kagandahan nun, kung mga basic application lang, yung small core lang yung gagana, hindi yung whole octa-core yung gagana. Tsaka kagandahan din dun sa app gallery is mas mabilis siya mag-download ng application kumpara sa mga downloadan ng application. Di bali, si app gallery po kasi is 90% na ng application ng ibang store is na kay app gallery na din po. Kaya no worries din kayo. Tsaka kagandahan din sa app gallery, kapag nawalan kayo ng internet connection, pwede magpo-post lang siya and then pwede mo siyang i-resume kapag meron ka ng internet ulit. And then number 5, ano ang advantage ng Huawei? Ang advantage ni Huawei is hindi lang si Huawei nakapokus sa mga cellphone. Si Huawei is malakas mag-pick up ng signal kasi given naman na si Huawei ang nag-develop na magkaroon ng 5G dito sa Pilipinas. Di bali, si Huawei kasi is nag-start yan sa mga pocket wifi. Kaya pagdating sa connectivity, mas garantisadong mas malakas mag-pick up ng signal si Huawei kumpara sa ibang brand na nakin is Huawei ang brand. Ibig sabihin lang, si Huawei lang po ang nagpo-provide na brand na merong pocket wifi router. Tsaka pa nagpakabit kayo ng internet, especially PLDT, Bayantel, ang nilalagay na modem dyan is Huawei po ang brand. Yun po yun kagandahan ni Huawei. And then, abangan niyo po sa susunod is meron pa kaming mga lalabas na bagong unit na siguradong magugustuhan nyo. Mga unexpected na unit yun. Number 6, ano ang challenging na araw-araw mong ginagawa?
Yun guys, ang challenging na ginagawa ko araw-araw is yung makipag-deal ako sa customer despite of maraming mga other promoter ng ibang brand na nagdi-discourage sa unit ni Huawei kasi yun nga po sa placer issue. Pero kung titingnan nyo po is halos hindi lang din sila nagkakalayo regarding sa downloading ng application. And then sa mga application din naman is halos magkakaparehas lang yung mga application sa app gallery and then sa app gallery and then sa Play Store. Di bali, yun guys, kung hindi naman siya nada-download through app gallery, madami naman ways si Huawei para makapag-download pa ng application. Meron tayong Petal Search, other third-party application pa rin yung gamitin. And then, number 7. Para kanino ka nag-vlog at bakit? Di bali, nagbablog ako kasi yun nga po is para dun sa mga customer, para tulungan din yung mga customer, hindi lang din para sa sarili ko, para maging sikat or ganyan. Ginagawa ko to para makatulong sa mga Huawei user na nahihirapan mag-download, lalo na yung mga hindi pa masyadong marunong sa cellphone. Di bali, andito po ako para tumulong at yung mga YouTube channel ko, tutorials ko is para yun sa mga taong hindi pa marunong mag-download. Syempre tayo ay maninibago kasi usually kapag tayo bumili ng cellphone, nasanay na tayo na meron na siyang app store na dadownloadan. Ngayon is si App Gallery is built-in application lang din naman siya ni Huawei, kaya makapag-download pa rin tayo ng application doon. Medyo naninibago lang kasi tayo. Pay mo, ano ang dapat na sa palagay mo, dapat bang number one si Huawei sa lahat ng brand? Of course, kasi on my own opinion, kasi si Huawei is hindi lang naman siya tawag niyan, hindi lang naman siya kilala dahil lang sa cellphone. Kilala siya sa when it comes to telecommunication, unang-una sa broadband, sa mga pocket wifi. And then hindi lang din naman si Huawei nakapokus sa meron na rin kaming cellphone, laptop, mobile laptop, meron din kaming wearables, meron na din kaming lalabas na toothbrush, meron na din kaming lamp, meron din kaming router, meron din po kaming lalabas na TV, and soon sana may lumabas na din or magkaroon na din ng sasakyan si Huawei dito sa Pilipinas. Ayan, all over ano na siya ha, hindi lang kami nakapokus sa isang product, kundi lahat na ng klase or ng gadget pwede na natin ma-avail kay Huawei. Yun po. Di bali, yun yung kagandahan. Kasi overall, si Huawei dati is hindi kinoconsider ng ibang laptop brand na competitor kasi akala nila is si Huawei is hindi magaling when it comes to technology. And then, pero na-overcome yun kasi ngayon si Huawei is top 5 na siya dun sa mga PC or laptop brand na ino-offer ngayon sa market. Kaya kung sakaling mag-a-avail kayo guys, try nyo mag-Huawei kasi maganda yung Huawei laptop namin. And then yung mga wearables naman, kung sakaling gusto nyo mag-avail, available na din. As for example, watch fit, napaka useful, hindi lang dahil sa design, yung tinginan mo lang siya ng typical na oras, kundi meron din siyang health benefits na dito din sa YouTube channel ko, pwede niyong panoorin guys para mas lalong maintindihan niyo yung explanation ko about sa wearables. Ayan. Number 9. Ano ang nakikita mo sa hinaharap tungkol sa Huawei? Guys, nakikita ko, nabivisualize ko na lahat ng makita ko, mga gadget, TV, baka may lumabas na din na ref, aircon. Nakaka-excited din ko kasi is para nabivisualize ko, napakaganda na ng kasi yung Huawei is bukod sa matibay,
matibay yung quality, maganda siya kasi hindi siya tumitigil na mag-develop, guys. Nakikita ko na yung car, baka puro kotse na, may mga ano na din kami, transportation, meron na din sa ano, malay mo, yung TV, ano na lang, glass na lang siya, yun. Yung nabibisualize ko. And then, laptop, computer, magkakaroon na din kami ng PC. Yan, guys. Abangan nyo. Yun. Kaya, sana, magtuloy-tuloy na yun, guys. Yun. Number 10. Ano ang masasabi mo sa mga gumagamit ng Huawei? Sa mga patuloy pong gumagamit ng Huawei, especially dun sa mga Huawei user na talaga noon pa. Salamat po sa pagsuporta nyo kahit nawalan tayo ng Play Store or nawalan tayo ng ano ng Google services, hindi pa rin kayo tumitigil na gumamit ng Huawei. Tsaka dun sa mga bagong Huawei user, hope po ma'am, sir, hindi kayo magsawa na gamitin yung Huawei brand kasi garantisadong matibay po, malakas mag-pick up ng signal, tsaka maganda yung quality na binibigay ni Huawei. Di bali, ang kagandahan pa na ng unit sana po is susunod na panahon is still Huawei pa rin po ang gamitin natin. Di bali, kung may nahihirapan po kayo regarding sa mga ano, andito naman po yung YouTube tutorial ko and then YouTube channel ko para masagot yung mga tanong nyo kung paano pag-download ng application. If ever naman na may mga katanungan kayo regarding sa unit, welcome naman kami mga promoters ni Huawei na sagutin yung tanong nyo kapag pumunta kayo sa mga area na malapit sa inyo na may Huawei product, guys. May mga product ni Huawei, di ba? Yung mga promoter is willing naman yan tumulong. Basta, in a proper way lang and then pwede naman kayong mag-search dito sa ano or manood dito sa YouTube channel. Thank you guys. Hope nagustuhan niyo yung mga sagot ko. Salamat.